May mga subscriber tayo dito. Hey, what's up guys? Another ride na naman tayo sa ating CBR650R, naka quick shifter, shorty exhaust, and naka Defy Customs wheels. Ito yung dating banking natin, no? Ang ganda pala ng sagad, oh. Ng gilid, naka seat cowl. Yun lang naman, mga sliders, Evotech sliders, radiator guard, Evotech din. Yun lang. So ngayon, first expressway naman na experience with CBR tayo. Magbe-breakfast tayo sa Bulacan. Ginawa ko naman ngayon sa tire pressure ko. Tinigasan ko naman kasi highway ngayon eh. So ginawa ko sa front ay 33, sa rear ay 35. And take note, yun yung cold tires pressure. Kapag uminit ang gulong, mas umitigas pa siya. Kaya dapat take that in mind, mag-a-allowance ka pa. Huwag mong kuhanin kagad yung mataas na tire pressure. And mag-ingat nga pala sa mga vulcanizing sa tabi-tabi kasi hindi accurate yung kanilang tire gauge nila. Kaya mas maganda dun tayo sa mga gas station na may digital tire inflator. Lalo yun, bago yung gas station. Doon. Yun. So meron siyang certain RPM na ma-vibrate. Pagdating mo ng 7,000 to 9,000, andun yung RPM na ma-vibrate siya hanggang sa paa. Pero once na nalagpasan mo na yun, mga nasa 10,000 ka na, nawawala na yung vibration. So nagiging smooth na yung makina niya. So kailangan, it's either low rev or high rev. It's either low rev or high rev. You know, 9,000. So diretso muna tayo ng Petron Marilao. Dun kasi yung meetup. First expressway, let's go! Dumapa. Masakit sa katawan ng hangin. My goodness, ang haba ng pila guys. Long weekend, holiday kasi sa Monday, kaya maraming umuwi ng province. Lagi naman ganun pag holiday or kapag long weekend, asahan mo mahaba pila sa toll gates. Daming kotse. Buti nakamotor tayo. Shoutout kay Kuya. Naka-exciting 400. Gear lang tayo para relax yung makina. Puro truck pala dito. Ah! Lubak yun ah! Oh, sakwit! So yun guys, mas marami nakatambay sa fast lane, sa overtaking lane. Yun yung nakakalungkot. Traffic sa expressway, yung mga tumatambay sa overtaking lane. Tapos, pag may nagbagal sa overtaking lane, mag-create na yun ng traffic. Lahat pabagal na. Kaya maalamin natin kung sino nagpapabagal sa overtaking lane. So yun ang kasarapan ng nagmamotor, no? Kahit expressway yan, nagka-traffic eh. Kaya masarap pa rin magmotor. Walang traffic. I mean, may traffic, pero pwede kang gumawa ng paraan. Singit-singit. Pero ingat pa rin syempre, always. Lagi mag-iingat. Di market naka big bike ka ay hari ka na ng kalsada or VIP ka na, kailangan mo para mag-ingat. Share the road, sabi, di ba? Sabi nga nila. Kailangan pa rin ng road courtesy. Triumph Tiger 660. Shoutout kay sir. Mga Triumph Tiger 660. So tayo naka 650. Siya naka 660, di ba? Malagkalapit yung makina. Tropang 600. Thank you.
sila lahat eh, nakatambay sa overtaking lane. Yung shifter ni Honda napakalambot, napakadaling pitikin. Kasi meron shifter matigas. For example, mga shifter na matigas kay S1000RR, matigas ang shifter nun. So meron mga big bikes na hindi mo kailangan na riding boot, pwede ka na mag rubber shoes dahil malambot na yung shifter niya. Na pala tayo guys, Petron Marilao na, bilis dito kailangan, hindi ka pwedeng swerving, dapat pag pupunta ka sa Petron Marilao na dito ka na sa may underpass para pasokan na kagad dito, masama yung mag-swerving ka, mawibigla ka eh kasi nga naharangan siya nitong overpass. Pero feeling ko na paraming tao ngayon, ano, so walang chance na magtambay-tambay pa dito, talagang meet up lang dahil nga long weekend, daming kotse, oh, puno. Isip ko kanina magkakape pa ako dito eh, pero mukhang negative na, wala nang chance magkape. At dahil dyan makakatipid tayo ng pangkape dahil mahal ng kape sa Starbucks. Hindi ko alam kung saan ang meeting place. Kung may naka-R, may naka-R1M. Kasama mga MV Agusta yata. Daming riders, daming big bikers, dami. Sobrang dami nila. Ito mga Harley, oh. Sobrang dami nila. Hindi ko na alam saan tayo paparada, no? Wala na tayong paradahan sa dami nila. Hanggang dito meron, no? Oh. So, hanggang dito meron din. Ang dami nila. Hindi mo naman alam kung saan tayo paparada. Kung may nakatropang CBR, 850R. Break na lang tayo. Tayo guys, wala. Tayo, kasya ba? Kakasarapan ng magaan tsaka maliit na motor, pero fortunately hindi kinasya, hindi kumasya. Pero magaan eh, kaya madali siyang ibalik. Dito muna tayo siguro, parang walang araw. Pwede rin dun, kasi baka dito nila tayo makita kung nagtago tayo dito. Dito muna tayo. Baka iingay eh. So wag na pong bumomba kapag ganun. Maka-arrive ka sa maraming mga big bike kasi lahat yan. Naka big bike at pares lang kayo ng tunog. Sabihan ka pa na newbie at nag-aangas, diba? Tayin natin yung dalawa. Nauna tayo sa kanila eh. Tayin natin. Message ko lang tapos balik ko kayo guys. Sir, pakala mo sir? Ajay, oh, solo ride lang si Ajay, naka 4 hours. Sama ka na, sinama na namin. Dalawa na kami ni Jonas eh, sama na rin siya. May nakapag-recruit tayo ng kasama. Wala rin kasama si Ajay. So may interview natin kung taga saan siya. Kasi nakilala niya tayo eh. Tapos chika-chika konti. Di, yung kagandahan ng mga big bikers, di ba? May mga camaraderie, pinatawag eh. So ito si Jonas, naka Yamaha T-Max. Pag T-Max, yun yung top of the line. Naka cruise control, heated grips, heated seats, and powered retractable visor. Si Ajay, naka 4 hours. Let's go. Kaya pala naka-jersey lang din si Jonas. Malapit lang kasi. Sabi ko kayo, Jay, tara na, ride na tayo. Sama ka na sa amin. Sabi niya, di okay, iwanan niya lang ako eh. Kasi naka 4 hour lang daw siya. Sabi ko nga, T-Max to eh. So, bilis pa yung 4 hour sa T-Max. Siyempre, inline 4. And so, alam ko, wala nang tollgate dito eh. Papasok ng Philippine Arena exit to Marilao exit. Tapos, 2 kilometers, Philippine Arena na pala. So, meron tayong newbie rider na marirecruit sa riding school. Wala natin ma-push na mag-riding school para wala nang trial and error. Mahaba pang paghihirap kung paano matuto, di ba? Instant, after 2 days, marunong ka na. Lapit para lang ako napunta sa mall. Ito na yata ang pinaka shortest ride na nag-expressway tayo. Pero maganda rin experience. First time ko dadaan dito eh. Ay, may tollgate pala. Lagot, may tollgate na naman. Kala ko libre. So yun, wala silang cash. Ganda rito, oh. Ganda na ginawa ng mga INC dito. So shoutout sa mga INC natin, kapatid. Parang nasa ibang bansa eh. Uso rin ng bomba pala dito. May sumisigaw ng bomba yata eh. Mayroon ngayong event, kite fly. Kaya pala maraming tao. Uso rin dito, may sumisigaw ng bomba. Kaso ingay kasi ng motor ko eh. Kaya hindi na sila naririnig. Alam natin sino pinaka maingay. Sino mas maingay? 4R or TBR? Traffic pala dito. Hindi mo naiintindihan, sinabi niya. Oo na lang ako. Traffic pala, sige tayo dito. Hirap sumingit ng T-Max eh. Hindi na mahirap sa T-Max eh. Ayaw kasing topiin yung side mirror para makasingit. Dapat pala na T-Max oh, pag naka side mirror. Sa mga nagtatanong, nabili ko na po ito ng ganito ha. Hindi ko ito ginawang walang side mirror. Pero, bibili tayo ng side mirror. Joke lang. Kakapit na natin to. Pag nagka-time, next week siguro. Next week. Huwag niyong gagayahin. Huwag niyo pong gagayahin mag side mirror kayo. Mas importante yun. Ingay talaga ng 4 hour eh. Tsaka ganda ng suspension niya. Kitang-kita sa likod yung green din yung coil. Tapos fully adjustable siya. Kitang-kita. So yun, short ride naging long ride dahil sa traffic.
talaga. Mga speed limit tayo dito. Ito natin si Jonas, siya yung may Waze eh. Wala tayong Waze. Napakaganda rito. First time ko na napunta rito ng maraming tao kasi pinuwatan ako dito gabi. The Philippine Sports Arena. Shoutout sa mga kapatid nating INC. Ganda lang na ginawa niyo dito. Pero nakapag-shoot na ako ng wedding dyan. Nung bagong gawa pa lang to. Way back. 2018 yata. So yun ang hirap na naka-maxi scoot. Medyo malapad siya, tsaka mahaba. Pag hindi ka katangkaran eh, medyo mahirapang kabutin yung ground ng dalawang paha. So masasabi ko sa Dunlop stock tires ng CBR 650R, okay naman siya. Huwag lang ipupush masyado ng sobrang sagad. Pero naliko naman natin ang sagad, kita naman sa gulong. Huwag lang todo bakbak. Alam ko malapit na to sa motor ni Juan. So shoutout kay motor ni Juan. Juan Moto Avenue, yung shop niya. Una kayo. Sorry. Sobrang ganda ng ergonomics ng CBR para sa akin. Sport bike na comfort. Pwede na rin pang race track dollar on to. So yun ang counterpart niya, ZX4RR. Soon gagawin natin ang comparison ng dalawang bike na to, guys. Ownership comparison. Wow, ganda. The grounds, cafe, and restaurant. Ganda guys ha. Oh, solid ah. Kala mo clubhouse or resort, no? Ganda ng ginawa nila. Wow. Oh, dito yun. Tapos ang laki-laki ng park. Ang laki, no? Ang laki. Sobrang laki niya. Parang iba. Parang iba. Ang laki. Parang kakaiba. Kasi ang laki ng daming damuhan eh. Ang lawak na puro damuhan. Ano kaya ilalagay nila dito? Sobrang lawak. Parang walang kumakain eh. Kamaya pa yata mag-open eh. Ikaw yung malaki eh. Nasa gitna. Side by side sa 4R oh. Ang litingnan. May mga subscriber tayo dito. Pabambaro sila. Bamba. Sir, so ito tapos na tayo. Mag-breakfast. Sundan na natin ulit si Jonats. Hey sir, thank you. Actually may daan dito papuntang San Jose del Monte. Pero doon na tayo sa expressway guys. Di baling mas malayo. Tsaka di baling magbayad tayo ng toll gate. Kasi diretso naman. Tsaka pag sa looban, mas delikado kasi baka may tumatawid. Mura gas dito 60 lang. Bye bye. So pag uwi ko na ito guys, magkakalikot naman tayo ng motor. Sisimulan na natin ang ating build series sa ZX6R 2024 Kaizonic. Nung nagtanong ako anong maganda ipangalan, isa sa mga nag-comment ang sinabi niya ay Zonic. Nakalimutan ko na kung sino yun eh. Salamat sa iyo brother. Patingin ko sino man ang comment nun. So yung Zonic, letter Z. So yun yung pangalan ng ZX6R natin, Zonic. Usually, puro babae ang pinapangalan natin pero this time, Zonic parang lalaki, no? Kaya Zonic kasi race bike yun eh. Kaya kailangan, pang track. Kailangan mabilis na pangalan.